Dinagsa naman ng tao ang Quezon Memorial Circle itong weekend. Kapwa mga bata at matatanda kasi ang bumisita sa lugar para mamasyal. Kaya naman, mas magigpit pa sa mga panuntunang ipatutupad ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para maiwasan na rin ang posibleng super spreader event. Kung ano-ano ang mga yan, alamin natin sa report ni Bernard Haudian Live. Rise and shine, Bernard! Rise and shine, Aljo. Rise and shine, Pilipinas. Masayang tugtugin ang sumasalubong ngayon dito sa Quezon Memorial Circle dahil matapos ito nga pansamantalang ipasara ay muli ito binuksan sa publiko. Matatandaan na nitong weekend ay dinagsa ang Quezon Memorial Circle at pansamantalang ipinasara kahapon bilang paggunita sa All Saints Day. Ngayong araw ay bukas ito mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. para lamang sa pag-ehersisyo at magtatagal mula November 2 hanggang November 5. May mga panuntunan na naman na paiiralin upang maobserbahan ang social distancing. Kahapon ay nagpulong ang mga kawani ng pamahalaang lungsod sa QMC Administration Building at napagdesisyonan na hatiin sa mga zones ang mga pinakapinupuntahang atraksyon sa loob ng naturang parke. Kabilang sa pitong zones, ang picnic area and playground, Fitness Trail and Planas Garden, QCX Open Grounds, Tropical Garden, Flower Garden, Rock Garden at Peace Bell, Runner Garden and Fern Garden. May nakadesignate mga entrance at exit sa bawat zone na babantayan ng mga marshal. Nakakalat rin ang mga tauhan ng Task Force Disiplina at Quezon City Police District sa palibot ng QMC. Nilagyan ng washing in and sanitation areas ang bawat zone at naka-deploy ang mga food stalls at hawkers upang maiwasan ang overcrowding. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang paghahati ng parke sa mga zone ay ginawa upang mabalanse ang dami na tao sa bawat atraksyon. Sa mga zone na may playground, isang adult parent o guardian lamang ang papayagan na magbantay sa mga batang 4 feet pababa na maglalaro at papayagan lamang ng hanggang isang oras ang pananatili para mapagbigyan ang ibang bata. Ipinagbawal ang pagpipiknik sa playground. Isang oras lang din ang nakalaan para sa mga gagamit ng exercise equipment sa fitness trail. Limitado sa 80% o 80% ang kapasidad ng QMC. Pinapayagan naman ang mga bata at senior citizens sa loob upang mabigyan rin ng pagkakataon na maglibang at mag-ehersisyo. Para naman sa mga sasakyan, ang entrance and exit sa bahagi ng East Avenue at Commonwealth Avenue ay minamandohan ng Task Force for Transport and Traffic Management sa gate naman na katapat ng Commonwealth Avenue. Tanging mga emergency vehicles lang ang papadaanin. Papayagan naman ang publiko na pumasok sa East Avenue at lumabas sa QCX exit pati na rin sa gate sa tapat ng Department of Agrarian Reform. Ang underpass sa QC City Hall at Filcoa ay minamandohan ng Department of Public Order and Safety at tanging pedestrians lang ang padadaanin. Ang mga nasa adult age group ay hahanapan ng vaccination card at QC Pass QR code. Sa ngayon ay hinihintay pa ang abiso mula sa pamahalaang lungsod kung magbubukas pa sa weekend ang QMC at kung madadagdagan pa ang mga zones sa loob ng parke. Aljo, bago pa man mag-alas 6 ng umaga, kanina ay nagsimula na dumating ang mga tao. Kalimitan nila na ma-exercise ay jogging, zumba o brisk walking. Nagbukas na rin ang ilang mga tindahan na nagbabaka sakaling makabawi ng kita ngayong araw. Mula dito sa Quezon Memorial Circle, Bernard Haudian, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Maraming salamat, Bernard Haudian.